Hello, Aries! So, ito yung reading mo sa mga susunod na araw. Hindi ko po lalagyan ng specific date. So, this will serve as a timeless reading. If you know your Sun, Moon, Rising, and Venus signs, mas maganda po. At kung hindi nyo alam yan, Google nyo lang how to calculate your birth chart. And if you are new here, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-follow na rin po, paki-like and follow yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. At syempre, sa mga interesado sa personal reading, send lang po kayo ng PM sa aking FB page. Na-reach na po ng YouTube channel natin ang 31,000 subscribers. I'm thankful and grateful sa inyong support sa lahat po ng nag-subscribe. Yung mga datihan at yung mga bago. Without you, hindi po natin ma-achieve yan. So, maraming salamat po. Ayusin ko lang yung mic ko, guys. Sobrang, parang gubat na tong ano ko dito. Yan. Okay. What is your overall energy? Itong mga susunod na araw, Aries. What is your overall energy? I am using Legendary Ladies Goddess deck. Sa mga curious ko, anong deck itong ginagamit ko. By the way guys, gagawa pala ako ng November forecast reading. So, abang-abangan nyo na lang yan. Alam nyo naman po na very busy ako. Hindi po nawawalan ng personal reading clients. No? Hindi naman sa umaangal ako. Thankful and grateful po ako sa dami. Kaya lang, syempre, pagka ganyan, hindi naman tayo superwoman, no, na kaya nating gawin lahat reading. So, abangan nyo na lang. Overall energy, itong next 7 days mo, ay next 7 days tuloy, itong mga susunod na araw, hindi ko lalagyan ng specific na ilang araw kasi timeless, okay? So, kahit kailan yung matsyempohan to, kahit anong pecha pa, anong taon, anong buwan. Reinvention, reinvention. So, pwedeng you are trying to, sabi nga dyan, reinvention. Nire-reinvent mo nga yung sarili mo. May mga gusto ka sigurong baguhin sa sarili mo, whether sa physical o hindi, no? Mga goals mo sa sarili mo, yung mga gusto mong baguhin sa sarili mo, pwedeng yun yung focus mo, no? Pwedeng inuumpisahan mo na, ginagawa mo na. So, ano yung yung possible outcome para sa inyo, Aries? Courage. Okay. Kakailanganin mo ng courage about something? Siguro dito. Kasi nga, tinatry mong baguhin. Meron ka sigurong challenge na may encounter dito sa overall energy mo, which is reinvention. Yung sinasabi ko kanina na tinatry mong baguhin sa sarili mo. So, siguro kailangan mo pa ng courage, Aries, pagdating dyan. Syempre, hindi naman madali i-reinvent yung sarili. Depende na kung marami ka bang gustong baguhin sa buhay mo, hindi lang sa sarili mo. Oh. Kailangan may courage para mag-push through at saka magkaroon ng direction itong goal mo. Kumbaga, para ma-accomplish mo siya. Hindi siya siguro ganun kadali. So, ano pa to? Mga possible na ma-encounter mo sa mga susunod na araw. Kahit, vacation. Sakto, diba? Oo. Kasi pwedeng dadalaw kayo sa probinsya o sa mga mahal nyo sa buhay na faithful departed. Yung mga faithful departeds ninyo dyan, yung mga loved ones nyo na
dadalawin ninyo. Hindi ko alam, pwedeng relaxation lang naman to kung hindi ka naman dadalaw kasi 'di ba? Araw ng mga ano natin, yung mga mahal natin sa buhay na wala na dito. Pero pwedeng ano lang din to vacation kung gusto mo lang talaga mag-unwind, makapag-relax, makapag-vacation travel, no? Para lang maiba, para lang ma-replenish yung energies mo. O may mga deal ka dark complexion or dark haired na babae kung sino ito. Whether karelasyon mo yan or ano, may kipag-deal ka daw dyan. Yan yung mga ka-encuentro mo. Sino kaya yan? Uy, great happiness, oh. Uy. Baka naman ito yun, kung lalaki ka. Baka siya yun, ito kung sino yung makaka-encounter mo. Pwede kasing karelasyon mo daw eh, o kadil mo. Pero yung karelasyon naman na yan, hindi naman laging love life yan, hindi man laging jowa. Pwedeng related lang siya sa'yo. Pwedeng related by blood, no? Pwedeng talagang jowa mo siya. Basta merong ano, may magpapasaya sa'yo itong mga susunod na araw, kung ano man yan. Tingnan na natin yung love life. Itong mga susunod na araw para kay Aries. Baka naman magbabakasyon ka, kasama mo to. Kung sino yung woman na yan na may dark hair or medyo dark yung balat. Mag-e-enjoy kayo. Magiging masaya kayo magkasama dito sa bakasyon na ito. No? Love life nyo, Aries. Ah, okay. Mukhang may aaminin sa itong person na to. Ayan o. Siguro sa next na makapag-usap kayo ng masinsinan, pwedeng dun niya nasabi, eh, may reveal eh. Siguro matagal ka nang gustong kausapin ito, pero hindi siguro siya nagkakaroon ng ano, ng chance na masabi sa iyo yung gusto niya sabihin. And this time, no, pwedeng matupad na yan. Kung magkaroon uli kayo ng opportunity na makapag-usap kayo, ng kayo lang, pwedeng doon niya na aminin, ayan o, may revelation. I want to tell you the truth. Aamin na ite. Mukhang aamin na tong person na to sa'yo. Pwedeng ano ha, pwedeng itong person na to nagtanda na to, kaya siguro kapag nakapag-decide na rin siya, naaaminin na lang din niya sa'yo. Pwedeng ano eh, hindi natin masabi kung feeling guilty siya, o at least meron siyang decency to admit kung ano man ito. Kahit sabihin mo ng super late na, at least diba may decency siya na ano, magtapat sa'yo, aminin, i-reveal yung dapat i-reveal. Pwede kasing may na-realize yan. May napagtanto yung person na yan. Oo. Ano to? Ang feeling ko dito, na-realize niya na ano to. Na-realize niya yung kasalanan niya or mali niya. And yun yung maganda, yung aminin yung kanyang diferensya at magpakumbaba na aminin din yung pagkakasala niya, if ever nagkasala siya sa'yo. May malaking realization and lessons dito. Dito may lessons learned. Dito rin. So, sa love life mo, may mga lessons learned.
may mga bagong lesson na matututunan ka itong mga susunod na araw. Maliwanag yan. Hindi lang sa love life, kundi pati sa sarili mo. Ayan yung Hierophant. Oh. Maging open ka dito sa mga bagong experiences na ito na na may matututunan ka. Buksan mo yung isip mo. Yun yung nafe-feel ko dito sa Hierophant. Pwedeng mga bagong experiences to. Pwedeng maganda, no? Pwedeng related sa trabaho, pwedeng related sa pakikitungo sa iba. Maraming ano eh. Hindi lang focus sa isang team like love life, hindi lang eh. Pero meron din dito sa love life mo. May mga lessons ka matututunan diyan. At meron din ako nakikita rito na kung mag-aaral kayo or meron kayong pinag-aaral, eh meron ditong susuporta. No? Tutulungan kayo, hindi kayo pababayaan mag-isa. Whether moral support yan, financial, no? Meron. So, kahit kung ikaw man ito, nag-aaral or may estudyante ka dyan, pinag-aaral yan yun. No? Willing ka to support itong nag-aaral na to kung ikaw ang nag-ano dyan. Nagsusuporta. Provide mo yung needs niya, hindi lang sa material, sa financial, pati sa moral, no? May tendency dito na ano, maging alone. Maging alone kasi pwedeng hindi ka dadamayan, or maging alone kasi nagkatampuhan, may nag-walk out, ending a solo flight ka. Okay, mukhang may ano dito eh, bigla na lang magwo-walk out, aalis, no? Okay, para dun sa inyo na hindi kayo magiging masaya dito. Pwedeng iba sa inyo dito, kung iniwan kayo nito, pwedeng iniwan kayo ng hindi bukal sa kalooban nyo eh, no? Kumbaga walang basta kung iniwan ka dito, nag-walk out to sa'yo yung mas may matinding impact eh, parang mas masakit para sa'yo, mas nasaktan ka rito, no? And hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap o lubos maisip na nagawa niya sa'yo yun. Hanggang ngayon devastated ka pa rin, no? Sobrang pwedeng hindi ka pa rin makapaniwala, sobrang sakit pa rin sa'yo, no? Kumbaga, hindi ganun kadaling kalimutan, hindi ganun kadaling makamove on, makarecover dun sa pain na naging epekto nung pagwa-walk out o pag-alis nitong person na to. O whether nag-alsa balutan man yan, o ewan ko, nagkaroon na kayo ng disconnection o breakup. Okay? Kuha tayo ng pang-closing message natin. Kuha tayo dito. Hindi ko na ihanda. Okay. Para sa closing message nyo, advice, ay. Rest and relaxation is essential. Wow! Nagre-resonate siya dun sa vacation. O, Vicky. O, diba? Mukhang yan talaga kailangan mo, whether literal na bakasyon, no? Yung tamang mag-out of town ka o pupunta ka sa ibang lugar para makapag-off man lang ng ilang araw, makapag-unwind, no? Kailangan mo talaga ng pahinga at ma-relax man lang sarili mo. Physically, mentally, or emotionally, Aries. Kailangan mo to. Baka ano ka na, yung nade-drain, no? Gaya nga ng sabi ko kanina dun sa vacation, kailangan i-replenish mo yung sarili mo. Kung tuyot na, di ba? Wala na lalabas eh. So, kailangan ma-replenish.
We all have a fundamental need to take a break. Oh, mukhang ang kailangan mo. Whether you need to take a break from a relationship, a connection, sa trabaho, sa mga stress, emotional chorva na pinagdaraanan, kailangan mo ng break. Oh. Okay, Aries. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.